Yo, what's up? Magandang gabi o araw sa inyong lahat. It's your back. Ako pala ay nagbabalik sa ating mga tutorial at pagtuturo, no? Ng mga kung ano-ano. So, dito na naman ako mag-tutorial sa, alam nyo na, sa paborito kong bisyo, ang music, no? So, ito ay basic tutorial, no? Kung paano mag-record ng kanta sa Audacity, no? Sa mga gustong mag-record ng kanta sa Audacity, manood lang kayo. So, check it out, no? Umpisa na natin to. Wala na masyadong mahabang usapan. Hi. Okay, na-miss ko lang kasi talaga, no? So, meron akong track dito, no? Kung gusto mong mag-record ng track, ano? Magda-drag ka lang ng tracks dito, no? Magda-drag ka lang ng tracks ng instrument, no? Halimbawa, ito, ano to, kumbaga blanco, wala pang vocals to, no? So, painggan mo natin ng konting saglit. So, yun. Okay naman, di ba? Napakinggan naman natin, no? So, ang gagawin ko, para makapag-record tayo, gawin mo lang, pindutin mo lang muna tong record, no? So, napindut mo na yan. And then, select mo to. Burahin mo yan, tapos punta ka dito. No? So, paano ba? Plus, yan. Para makapag-switch tayo dyan. So, dito ka mag-record, no? So, kung ikaw ay naka-headphone, sa iyong computer, pindutin mo lang ang headphone. Kung ikaw naman ay naka-speaker, so, kung may naka-speaker ka dyan, eh, may lalabas kasi dyan na speaker na. Kung ano yung output na nakasaksak sa'yo, yun yung lalabas. So, headphones. Tapos dito, mono lang, no? Mono. Tapos sa mic na gamit mo, kung anong mic ang yung nakasaksak, pindutin mo lang yun, no? So, ako, dahil ako ay naka-focus right, no? So, pindutin mo yung focus right. So, yun yung tatak ng ano ko, tawag dito. Audio interface. So, dun nakakonnect yung mic ko. And then, mag-record na tayo ng isang track. Pagpasensya nyo na, guys, sa pag-record ko na to kasi bahala na gang to. Kumbaga, bahala na, no? Kasi mag-sample lang naman tayo paano mag-record at ayusin natin, no? Yung maayos na tunog yung kakalabas ng vocals. Kaya naman, check it out, no? So, buwebuelo lang muna ako, no? Hingang malalim. Okay, tapos na yun. So, bahala na. Parang ano lang to, freestyle lang, no? So, ganito na lang, okay, game. Dito ako mag-umpisa para mahabang buwelo. Siguro dito ang pasok niyan. Okay, game. Umpisaan ko na. Yo! Di ka maalis sa aking isipan. Lagi na lang inunahan ang kabang aking dibdib. Kaya kahit minsan, di kita kayang mapabilib. So, yun lang yung muna yung record ko, no? So, malamang sablay to. Painggan ko lang muna, no? Di ka maalis sa aking isipan. Lagi na lang inunahan ang kabang aking dibdib. Kaya kahit minsan, di kita kayang mapabilib. So, bahala na, no? Yun na yung lumabas, eh. Kung ano yung unang na-record, yun na yun. So, masyado lang siyang malakas, no? Pag masyadong malakas, ang gagawin ay minus 1, no? Gain. Ito yung gain niya. Ito yung parang volume, no? So, nandito yan sa 0, nakalagay. Pero kung nalakasan ka sa record mo, so may problema sa yung gain settings, no? Ibig sabihin, malakas yun. So, para sa akin kasi, medyo malakas. So, gagawin ko, bababaan ko lang siya. Gagawin kong negative 1, okay? So, dahil tayo ay nakapag-record na, ang gagawin natin, ayusin natin yan, no? Ayusin natin, so, umpisa na natin. Ang una natin gagawin ay mag-noise reduction muna tayo para maayos natin siya ng napakaayos. So, ito tinuturo ko pang basic lang to, ano? So, pang basic lang siya, pang basic. So, noise reduction. Pindutin lang ang noise reduction, no? And get noise profile. Pindutin mo lang yung get noise profile. Tapos, i-select mo yan, no? I-drag mo yan. Yung vocals na record mo, i-drag mo lang yan, no? Ida-drag mo lang siya. Okay? Tapos, punta ko ulit sa effect, no? Pagpunta mo ng effect, punta ka sa noise reduction, tapos, pindutin mo yung okay. Then, okay na yon, no? So, napansin mo, medyo luminis siya.
kung meron kang nakitang mga ganyan, dapat dyan i, ano mo yan, ha? Linisin. Control L, ganyan. Control L lang, no? Para maging clean up siya. Control L lang, control L. So, marami yan dito. So, putulin ko na to dahil, ano naman siya, empty naman siya. So, control L, pagka sa mga ganon, no? Paulit-ulit na ako. Then, pagkatapos nun, nalinis mo na kung saan man yung gusto mong linisin. So, hindi ko na siya pupuruin, no? Balik tayo sa, iselect mo ulit yan, no? Sama natin tong, ano ba to? Parang nag-yo yata ako dito, eh. Pakinggan ko lang, ha? Yo! Oh, yun pala. Yo! At yun. Select natin uli. Sama natin tong yo na to. Then, punta tayo sa effect. So, equalization. Nakita natin equalization niya, no? Nandito sa, ano? Dapat dyan ay bass boost. Tapos mag-adjust ka rito, no? So, ito yung bago kong adjust sa bass boost. Yan, ganyan, bago kong adjust ngayon. So, dapat nakalinya siya sa 3 decibels, no? 3 decibels. Bakit nasa 3 decibels, hindi 6 decibels? Kasi sobrang lakas na ng 6 decibels, no? Kumbaga, ano na siya, sobrang ano na siya, eh. Sobrang babara na siya sa tenga kung naka-headset ka, eh. Kaya, 3 decibels lang, no? Para sa akin, ganun. So, okay na, di ba? Na-okay na natin. Balik ulit tayo sa effect. Tapos, punta tayo ulit sa equalization. Paganda, punta mo ng equalization. Punta tayo ng treble boost, no? Kung papansinin natin, yung linya niya, no? Masyadong mataas. Nasa 9 decibels. So, bababa natin uli yan ng 3 decibels. 3 decibels, tapos ganito. So, ganyan. And then, okay natin. Yan, okay. So, after naman nun, no? Gagamit naman tayo ng compressor. So, effect lang, no? Punta ulit tayo sa effect. Naglalagay tayo ng compressor. So, factory, ano lang tayo? Factory preset ng default, no? Then, okay. So, lumaki siya, di ba? So, ang gagawin natin, normalize. Okay. And then, punta naman tayo sa limiter. So, nakalagay sa soft limiter, gagawin mo. Punta mo ng hard limiter. And then, okay mo na yon. No, para magpantay siya, no? Pansinin mo, ha? Babalik ko lang, ha? O, diba? Parang magkaroon siya ng ano dito pag nag-hard limiter ka. Nagkaroon siya ng tamang, ano, tamang gap ng mga sumusobra-sobrang vocals, no? Para, ano siya, magkaroon nga ng limiter, diba? So, done. Done na tayo dun. Done na, no? Then, next step naman tayo. Punta naman tayo sa, tawag dito, high pass filter. So, sa high pass filter, ang nakalagay dito ay 1,000. So, gagawin lang natin tong 200. Okay? 200. 200, tapos normalize natin. Okay, good. After naman nun, na-normalize natin siya, di ba? Gagamit tayo ng echo, no? Echo. Ang lalagay nating echo ay siguro mga 1.01? Hindi, 1.0 yan. Tapos dito, 1.2 sa decay factors. Then, okay natin. Ay, ba't lumaki? Sorry, mali. Wag pala natin gawin ganun. Mali ako. Sorry. I'm wrong. Pasensya na, tao lang nagkakamali. So, balik tayo doon. Baliktad ang nangyari. Baliktad po ang nangyari. Ang mali ko, dapat 0 lang pala to. Tapos to ay 2. Tapos ito, ang nakalagay dito ay 0.1. Yun pala. Okay. 0.1, 0.2. Then, okay. So, nagkaroon na siya ng echo. So, punta naman tayo sa tawag dito. Sa
Reverb, no? Reverb. Lagyan natin siya ng konting reverb. Reverb. Hanapin nyo lang. Lahat ng Audacity, meron yan. So, hindi na ako gagamit ng mga ibang plugins, no? Yung stock plugins na lang gagamitin ko kung ano yung nandito. So, vocal 1. Vocal 1 lang, no? Tapos, room size, nakalagay sa 70. Gagawin natin, ano lang? Room size natin is 10. Free delay for, ano, 15 lang to. So, lagay ko na lang dito, 15. Drum, damping, tone low. Sa tone low, mid na lang natin siya. Gawin natin yung mga 55. So, 55. So, okay na rin tong tone high. So, weight, wet gain, no? Wet gain niya is, gawin lang natin siyang 10. 10, yan, okay. Dry gain niya, 0. Stereo, with, siguro yan, 70. Okay. So, yon, ginawa na natin siyang ganon. So, after nun, hindi pa tayo tapos. So, wala rin kasi ako mga plugins dito na nakalagay. So, hindi ko pa nilalagay dahil nag-ano ako. Nag-reformat ako ng aking hard disk. Kaya naman wala pa akong mga plugins ulit dito. So, ang mangyayari, nagawa na natin yon, no? Siguro magpunta tayo sa bass and treble, no? Bass and treble, punta tayo. Wag pala to, sorry. Hindi natin kailangan mag-ano. Ano ba yan? Dalawang beses na ako nagkamali, no? Parang yung tutorial ko, anong-ano na nangyayari kung ano-ano na lang. So, eto ah. Gawin natin, Control D. Select mo yan, no? Control D. Tapos, eto na yung nangyari, di ba? Naging dalawa. Gagawin natin. So, pindutin mo lang dito, left, 50%. Tapos, sa right, 50%, no? Para hindi siya maging tunog mono. So, para maiwasan natin yung tunog mono, ganun ang gagawin natin. And then, ano tayo? Negative 2. Negative 2. Tapos, select mo yan. Then, tracks and mix and render. So, papakinggan na ba natin? O, sige, pakinggan na siguro natin kung ano nang tunog nito, ano? Baka tunog lahat na to, eh. Okay, game. Di ka maalis sa aking isipan, tipan. Lagi na lang inunahan ang kabang aking dibdib. Kaya kahit minsan, di kita kayang mapabilib. So, okay naman yung tunog niya, di ba? Naging tunog, maayos naman siya, no? Kahit na ganun-ganun lang, no? Hindi natin nagamitan ng ibang plugins. Maayos naman yung tunog niya. Pero mas maganda kasi kung meron ka pang plugins na gagamitin bukod dito eh, yung mga nadadownload, no? So, hindi pa ako nakapaglagay ulit dahil nga nag-reformat ako. Kung ano, baka sakali, sa susunod na araw, makakapaglagay ulit ako ng mga bagong plugins na naman, no? Yung pang 2021 na plugins. Okay, so, ulitin-ulit natin, no? So, umpisahan natin dito. Yo! Di ka maalis sa aking isipan, tipan. Lagi na lang inunahan ang kabang aking dibdib. Kaya kahit minsan, di kita kayang mapabilib. So, yun, no? Okay naman siya. Tunog maayos naman, no? Compare sa iba. So, mapapansin mo naman kung tunog lata, eh, no? Pero depende pa rin sa mga mic na gamit, no? Kung ang mic mo na gamit ay, ang mga mic mo na gamit, kung halimbawa, eh, BM 800, hindi ko masasabing goods, no? Depende na rin sa, ano, sound card mo na gamit, no? So, kapag ang sound card mo ay di ganun kaganda, mga tagwa 100 ba yun? Tagwa 900 ba yun? Yung BM 800. Hindi ko sinisaraan yung BM 800. Ay, yung ano, yung tawag dito? B8 sound card bala. B8 sound card. Hindi ko sinisiraan, pero sa pag-record ng kanta, okay siyang pang simula. Pero pang, kumbaga, magpupunta ka na sa quality, hindi ko may gagarantee yung
V8 sound card, no? Pagka yung quality na talaga yung gusto mo. Pero pag nagsisimula ka, ayos lang naman yun, no? Practice lang naman. Wala namang masama ron. So, hanggang doon na lang muna uli yung aking tutorial. At sa susunod, meron na naman uli tayong bagong tutorial, no? So, bagong plugins, meron akong ituturo na bagong plugins na naman, no? So, see you sa susunod na tutorial and maraming salamat po.